ngayon, no? Pero napaka-importante ng laro na to para sa Blacklist International. Really, bearings are on the line, or a lot of bearing are on the line para sa dalawang teams na to. Or should I say there's more para sa Blacklist International with a traditional Lunox and CC gameplay. Meanwhile, TNC, nasa kanila ba ang paraan para makakuha ng game number one? This is it. Casters, pasok. Oras na para malaman kung makakakuha ba or makukuha ba ng Blacklist ang pinakahuling playoff spot, or eto ba ang pagkakataon para magkaroon ng unang pagkapanalo ang TNC. Importante actually yung laban na to para sa dalawang teams natin eh. Sobra. Panigurado naman na kung ikaw ang nasa side ng TNC Pro Team ay gustuhin mong ipaglaban na magkaroon at makapag-uwi ng panalo bago matapos ng tuluyan ng regular season. Pero as for Blacklist International, given na hindi pumabor sa RSG yung naunang serye, isa itong chance na mas mapataas yung posibilidad na sila yung kukuha ng last slot sa ating playoffs. Oh, so parang ano sila dito, mas sabihin na natin in terms of mood ay... Yeah, this is it. Motivated. Super motivated sila ngayon para gawin at kuhanin na nga yung huling playoff spot. So ito, pinag-uusapan ng isang araw actually na si Lord JM talagang kilala sa hero na CC. So kita naman natin yung pang-zone na ginagawa niya doon kay Heads. Na papanalo niya rito at nakukuha yung advantage pagdating sa laning pa lang. And iniisip ko na rin no, yung magiging approach ng Blacklist International, knowing na isa sila sa mga nagpapamalas pa rin ng paunti-unting pagkaunti nung laruan nila. Pero ganito yung composition nila this time eh, na may CC na talagang pagka nagkaroon ng team fight, ano kaya ang magiging response ng TNC knowing na ay may kailangan ko yung abalahin na CC na maghanap ng tao sa likod. Pero iba yata ang mahanap nila muna dito sa baba. SDZYZ, mga karetri at outman. Alam mo, ang ganda na binring up dito yung kung paano sila mag-react doon sa CC, kasi minsan yung CC is someone na pwede ka makakuha agad ng kill against the others. And yung crowd control mo dito is technically yung from Edith and even yung gatot lang pag nakapasok anytime. So parang ang ano dito is once na hindi to miming, libre na yung CC na mag-yoyo anytime. Oh, naka-purify pa naman din dito si Lord JM. Ano? So, talagang kung ikaw ang TNC Pro Team, sino nga bang pipiliin nyo dito na agad-agad ita-target? Gusto mo bigyan? Kasi as of now, sa nakikita naman natin, makakauna at makakaporma naman ang pagkabila ang kupunan para sa ating first turtle. Oo, parang nagbago na ngayon yung meta din natin pagdating dun sa pag-team fight or even prior turtle. Kasi kanina din parang ganun nag-story ng match 1 natin na nagkakakitaan na lang if ever na merong maabutan doon sa likod after ng turtle, tsaka na lang pupunta. So technically, medyo mabagal yung nangyayari dito sa ating game. Even for Heads, i-reset na lang muna niya yung turtle. Pero nagkakabigayan yata sa top lane. Oh, dito pala natin matutunghayan ang unang aksyon at hindi sa turtle agad-agad. Pero may iwasan yata ni Kuzen doon yung magiging attempt mula kina MP the King. So karagdagang impormasyon yun sa TNC. Baka i-gugaw na nga nila etong turtle sa baba. Ang uunahin pa nga yata ay si Perks at siya na ang first blood para dito sa ating laban. Pero sasagot pa rin ang Blacklist International. Off-cam kill doon sa top lane. Mawawala si Kuzen. Pero ngayon naman sa baba, TNC. Sila yata ang magkakaroon ng advantage dito sa turtle objective. At mapapasa kanila na nga ng tuluyan ang turtle na ito. Hindi na rin na hinayaan ang makaabot si MP the King doon sa objective na yon. So napakaganda para dito sa TNC. But technically, lamang ng napaka-konti ang Blacklist in terms of gold. Pero yung continuous rotation, parang yun yung kilala din yung TNC talaga pagdating dun sa early game. No? Early game. Tsaka gusto ko yung natutukan na natin yung XP lane, pero doon sa gold lane, ay may kailangan din pala tayong bigyang atensyon. Kasi si Oheb, even though sabihin natin nakaligtas na si Kuzen dun sa initial sana na magiging hanap sa kanya ni MP, parang sabi ni Oheb, ay hindi pwede, kailangan matapos yung mission, di ba? Oo, kailangan dito muna din ako. Kailangan maging ready ako dito. At handang-handa siya, kamsado niya rin yung hero na yan. Actually, yung dami mga players dito na gamit yung mga heroes na nakasanayan na nilang gamitin. Yep. So, bottom lane natin is probably yung laning natin na mamaya pa natin yan na i-expect na magkakaroon ng kill sa isa't isa. Yes, ngayon ay tahimik muna at karagdagang pag-iingat kung ikaw ang TNC Pro Team, kasi ito yung hindi mo sobrang masasabing
nakukuha pa ng TNC yung usual early game advantage na alam natin for sure na palagi nilang nagagawa in previous games and statistics. Kasi nakuha nila yung turtle, yes, but then maganda yung trade kasi kanina ng Blacklist. Alam mo, parang nangyayari dito sa dalawang teams natin, parang maingat din sila na magkakitaan. Oo. Kasi ayan, gamit na gamit yung mga bushes, even STCYC, parang inaantay lang din. Si OM nasa may bush din, pero kailangan nyo mag-clear na minion wave. Oh. Ayun na, sumuting na sa top lane. Teka lang, natont ng bahagya dito si OM, pero hindi pa naman niya ginagamit ang kanyang Order of Brilliance. Nandun din naman kasi yung kanyang mga kasama. Parang sabi niya, kailangan ibitin ko muna ito. Yung tandahan at sabi mo nga rito, no, yung pagiging maingat ng dalawang teams natin ay sobrang nararamdaman at nararanasan natin dito. Siguro may kinalaman na rin na marami kasi sa mga heroes ng magkabila ang lineups yung nagre-rely sa surprise talaga. Ah, so parang kailangan nila yung hero din ng perks. Oo, magpaunahan sa pwesto. Yung eskalera din, napaunahan na lang talaga. So ang babalikan pala natin ang unang beses nagtapat itong dalawang teams. Isa din sa may mga mahahaba. Oo. Parang 20 plus minutes, if I'm not mistaken, nung una. Nandun ba ikaw? Nasa panel ako. Ay, talaga ba? Ayang nasa panel ako nung time na yun. Nandun ka ba nun? Wala din nakata. Hindi ko, wala. Hindi ko alam. pero ayun na. For these two teams, parang sobrang ingat nila in a way na ayaw kasi nila din magkamali. Oo. Sa initiation kasi yung pang-initiate dito ni Perks is a hero na very explosive. Yes. Kaya Implosion. Oo. And look at OM sa may top lane. Tsaka makakasira ang Torres. So, dito mo makikitang nakahanap talaga ng sagot ang Blacklist International sa usual early game threat ng TNC Pro Team. Kasi all lanes considered, Lord JM kontra Rito kay Heads. Tapos doon nga sa top lane na may naging off-cam kill para kay Kozen na nakuha ni OHIP. Parang nakuha na nila yung advantage. So, hindi na masyadong magiging ma-effort kung ikaw ang Blacklist International para doon sa trio mid-rotations. Kasi parang hindi mo naaalahin yung sites mo. So ngayon makakapokus sila ng mapayapa dito sa turtle objective. Napakiramdam ko i-co-contest din naman ng TNC Pro Team. Oo, parang nga anytime papasok din si STYC. Ito na yung set of play na sinasabi natin. Naku, inuuna na nga nila dito si Perks. Hindi na yata or na-cast pa nga yung Implosion doon. Pero meron namang magiging revitalize mula kay Escalera. Kaso hindi pa rin yung sasapat kasi wala na si Heads. Avatar of Guardian out at makakaligtas pa naman. Pero ito yata ay espasyo at kay MP na King na mapupunta yung ating turtle. Alam mo, uso ngayon yung mga, no, yung mga set up. Wait lang, bottom lane, si SSCYC nabigyan din ni Haji. Alam mo, parang napapansin ko, uso yata ngayon yung nahuli yung tank nyo, yes, pero nakakapag-set up pa rin ang play. Yun yung naging maganda dito para sa Blacklist eh, kasi nakapag-implosion pa. Oo. Si Perks ng time na yun, regardless kung namatay din siya. Pero kasi ito opened up a lot of space para makuha yung players ng TNC. So para bang ano siya, si sacrificio na naging willing na lang talaga ang Blacklist International na gawin. Kasi basta't makahanap naman ng timing si Perks na mailatag pa rin yung implosion. Nakita naman natin na force out doon yung revitalize mula rito kay Escalera. Tapos nakahanap or napilitan na talagang umiwas ang TNC muna sa laban. So nagkaroon sila ng advantage, nagkaroon sila ng kumbaga karagdagang kumpiyansa na i-commit na lang talaga yung naging team fight natin. And ngayon parang nangunguna pa nga or mas nakakapag-group up ng TNC dahil nga sa nakikita natin na limitasyon na halos mawala na yung mga tore nila sa side. So parang saan na lang pa sila magre-rely parang, at this point? Parang gitna na lang yata talaga yung kailangan natin sa Gipina kung ikaw yung TNC. Kasi importante talaga kay SSCYC dito yung ano yung kanyang purple buff. Pero kaya na binanggit natin na importante nga si purple buff. What if pwede rin gawin nila is magumawa sila ng way na si SSCYC nasa may side. Oh. Well, technically ganun yung ginagawa ng iba, di ba? Parang magsa-side lanes ka lang muna para medyo pahingahin ang inyong team. But so far, tahimik pa rin talaga yung Land of Dawn. Oh, tsaka ang kailangan talaga lang naman for TNC at least ay ma-maintain pa naman nila yung pagpa-farm kasi parang masyadong namamanage din ng Blacklist International yung mga waves maski sa sides na hindi natin nakikita yung typical na ipadala mo sa kabila yung jungler, yung mga ling, tapos makahanap sila ng waves na iangat kasi hanggang ngayon, tingnan mo, hindi pa nga yata lumalabas ng brush si SDZYZ kasi si Lord JM napakaaga, parang ayaw paangatin o palagpasin doon sa bandang side nila yung mga minions at magkakataan na nga sila ng panandalian doon. Pero tingnan mo, imbis na mag-split, napipilitang dumipensa. Oh, ayan na naman. Meron minion wave so supposed to dialis na, di ba? Si SSCYC sabi niya, okay, dedepensa muna ako din sa may bottom lane. Tapos nakita siya ni Lord JM. So doon na napupuesto, pero sa top lane may setup pa. Uy, mahanap! Oh! Si MP the King! Conceal play mula rito kay Perks at may mahuhuli siya na isa. I-burst down na rin dito ni Oheb. At mukhang may tatlo-tatlong miyembro pa ng TNC Pro Team dito na gusto sana pumalag pero iiwasan ng runa ng Blacklist International yun. Maganda-ganda ang naging palitan natin doon. Pero still, for TNC Pro Team, jungler ang nakuha nila. Siguro kaya na rin pinili ni Perks, no? Brigida na
hindi pwedeng hindi tayo makakuha ng kill kasi if not, maglulord yung TNC. So dahil doon nagkaroon ng time, buhay na ulit si MP The King, probably makita ulit itong dalawang kupa na natin sa next na objective. So 3-4 ang ating score para dito sa TNC and Blacklist. And they're just waiting for that perfect timing. Although parang hirap pala no, kapag pumasok yung Blacklist, tapos si Lord JM naka purify pa. Ang medyo, ang likot. Oo, tsaka ang ilang kasi dito, kahit na sabihin natin makunat ka ayan, tulad ni Escalera, gusto mong humarap, malaki-laki rin kasi yung nabibigay na pressure dito ni Lord JM na parang kaya kanyang buhusan ng skills. Parang ang kahit curtain call, mag-isa ka, ilalatag na lang niya sa'yo. Kasi syempre, dumodoble naman talaga yung damage nun kapag curtain call nito, yo-yo blitz mo dito yung mga nasa front na makukunat. And speaking of, wala na yatang magpo-front muna at magsa-scout na members ng TNC Pro Team. Agarang burst sa Lord for Blacklist International. Oh, good decision for them dahil nakita nila na nagpo-form din pa yung players dito ng TNC. So this is the first Lord para sa ating laban. At kita natin for Blacklist International, parang may ano sila, horse vision. Diretso lang sila kung anong gusto nilang gawin. Diretso lang ang tingin. Oo, kaya parang kung ikaw ang TNC Pro Team, parang iisipin mo, saan pa ba yung mga, saan ba sana yung mga ano, blind spot pa nga ganun. Pero parang yung ganoon klaseng pananaw ng Blacklist International kasi sobrang well-rounded pa rin siya. Na hindi siya sobrang may napofocus lang sila na isang aspect tapos napapabayaan na yung iba. Parang sobrang nako-cover lahat ng mga kinakailangan para talagang ma-maintain nila itong advantage na ito. Pero mababagsakan yata doon si Haji. Clutch ng paggamit din ng kinopiang Primal Wrath daw para magkaroon ng additional na HP at hindi pa siya mabibigyan doon ng TNC. Ubusan na ng outer turrets ito para sa agents. Okay, so kita natin nakasira ng dalawang torre dito ang Blacklist International. Again, para doon sa mga ibang teams natin, parang nag-aantay lang sila ng perfect timing for the counterplay. Parang ito yata yun. Pero nakatakas pa rin si Lord JM. Okay, okay. Nararamdaman na natin paunti-unti yung hapde, yung damage na nabubuo rito, lalo mula sa side or lalo mula kay Cousin. Hindi naman na siya nahanap ulit after nung naging kill sa kanya ni Ohip kanina. Pero kasi wala halos nagiging kills talaga sa buong labang ito eh. Oo, halos ano nga eh, parang nakakitaan lang. Tapos ito na naman, parang naghahabulan si Lord JM tsaka si SCCYZ. Probably because alam nila na magiging bloody kapag talaga dinerecho nila for a team fight. Pero kung babalikan kasi natin yung nag-historya ng match 1 natin for today, parang nag-antay lang ng biglang pang malawakang clash and that's it. Yung mga pwede mo talagang kapitan na pambabaliktad pero paano mo na lamang yung gagawin yung isa sa mga pinaka-reliable na pang-counter set talaga rito at hanap ay nabigyan ng Blacklist International at mukhang maabutan pa si STZYZ. Aabutan din ba siya noong mga sago pero makakatakbo yata. Aray! Wala nang makakapaghintay pa. Sinahanap at sinusugod na nila MP The King. Shuriken! Ay! Lumakad na lang sa kabilang base! Killing spree na para dito kay Ohib at hindi na nga talaga binigyan na opportunity dito na makatakas si SDZYZ. So 5K go lead para dito sa Blacklist International nung sinabi natin na parang talagang na-motivate sila after that match 1. Ito na yung motivation na ipinapakita nila. Napagamit ng revitalize. Ganun ka-motivated si MP The King talagang todo hanap para rito kay Cousin. At ngayon, di naman sa purple buff, todo deny na rin. Kahit pawala naman si SDZYZ, ayaw na lang talaga ibigay kahit anong resources para sa TNC. Oh, parang ano sila, huwag na natin bigyan ng chance. Pagka ano, kasi nung last time na naglaban din sila, sinabi nga natin na medyo matagal yung laban, di ba? So, alam din nila kung yung capacity dito ng TNC against them. So, as much as possible, gusto nila maging perfect. At ang kailangan mo ding i-perfect kung Blacklist ka or TNC is kung paano yung magiging Lord Dance. Yes, ito na ang panahon para maipwesto talaga ng TNC na maigi kung saan man nila pipiliing i-engage o kung saan mang timings ang gagamitin nila kontra sa Blacklist International kasi naroon na si Perks. Na-cancel naman yung conceal play at yung paghanap na gusto sanang gawin. Pero tila ba hindi makahanap ng opening dito o ng pwedeng daanan ang mga miyembro ng TNC. Grabe yung pagharang na ginagawa dito ni Lord JM na mukhang gusto na ng i-burst down. After of Guardian bumagsak at inabutan na nga doon ang expilator ng Blacklist International. Pero papasok na rin doon si Perks. Makahuli ng ilan. At mukhang hindi na makakasayaw basta-basta rito sina Cousin kasi STZYZ mag-isa na lang natitira at magiging ika-triple kill pa ni Haji. That is a
wipeout para sa Blacklist International. Meron pa silang bit-bit na minion at yung mga timers natin ay parang hindi naaabot para makadepensa. Hindi naaabot ang mga miyembro ng TNC at naghihintay na lang ang Blacklist International. Ibang TV pa ang ginamit pero sa kanila na mapapasakamay ang game number one.